itu mau apa deh, kinabit namin yung ano ito mga kapatid, yung water pump dyan pa rin ngayon. Yung water pump ngayon mga kapatid ay tumagas dahil sa sobrang luma na. So ito yung nangyari sa kanyang water pump. Kung nakikita niyo yung butas na yun dyan, ano yan dyan sa parting loob, kaya siya tumagas. So ito ang mga gagamitin natin, coolant. Kano ba ka-importante ang coolant? So bago yan, intro muna tayo mga kapatid. Magandang gabi mga kapatid. Ginabi na kami ngayon mga kapatid dahil ito nga ayan gabi na ngayon mga kapatid. Alas 6 na. Ito ginawa namin yung ano niya mga kapatid. Ito Honda Civic SI 2000 model. Ngayon ang nangyari dito mga kapatid, yung water pump niya tumagas. So ayan, ito yung pinalit natin mga kapatid, yung water pump po. Ito. Yan. Kung nakikita nyo yan mga kapatid, sobrang kalawang na, di ba? Ganyan kalawang siya mga kapatid. Ang naging problema niya dito na sa gitna. Dito na mga kapatid. Yan. Dito na parte. Kumalawang na dyan, kastado na siya, tapos tumagas na siya dito. Diretso dito sa butas na yan. Oh. Yan. Napansin nyo yan. Grabing kalawang niya. Kumbaga nag-ano na siya dun sa loob. Kaya nandito kami ng mga tropa. Nagabihan kami dito sa workshop namin. Yan yung pinagawa namin yung mga kapatid. Yan. Ito mga kapatid. Kaya tayo nandito sa usaping ito. Kaya ako sinare sa inyo na ginawa nga namin itong water pump niya. Dahil ito ang nangyari dito mga kapatid. Na nung unang may-ari dito mga kapatid, napabayaan ng coolant. Yun, coolant. No. Kung lagi sana siyang naglagalagay ng coolant, hindi magkagaganon yung kakalawang yung water pump niya. Kahit ganitong edad na sana itong sasakyan nito, kahit papano hindi siya magkaganyan sa loob. So bakit ko nga sinabi sa inyo na ganyan nga kulat? So napaka-importante ng kulat mga kapatid sa isang sasakyan. Lalo na sa mga tumatanda ng mga sasakyan na mga old model, kumbaga, sabi nga tulad ng mga model na to. Kaya kailangan naalagaan nyo yun mga kapatid ng kulat. Lagi nyo lalagyan siya ng mga kula ng kahit every 60, 40, ganyan. Kailangan magpalit na kayo ng coolant ng mga kapatid. Dahil iwas na sa ano yun. Hindi naman iwas sa overheat yun. Ang purpose lang kasi ng coolant natin para nga mag anti-rust yung ano natin dito. Hindi magkakaganyan o. Tulad nyo no. Hindi siya nagkakalawang sa loob. Hindi siya nagkaganito. Hindi siya bumubuo dun sa gilid. Hindi nasisira yung mga tubo niya. Dahil nga may ano siya. May anti-present nga na sinasabi dito sa coolant. Na yan dyan ano, anti-rust o fall protector yung coolant dito, anti-rust para nga maiwasan natin yung ganong sitwasyon ng water system natin, anong cooling system po na cooling system po natin mga kapatid. Ganyan ka importante yan mga kapatid. So ito, kaya ko naman i-share sa inyo to dahil ito nga, kung napapansin nyo, ang water pump dito mga kapatid, nandito sa loob. Ayan. Nandiyan sa loob. Kailangan magbaklas tayo ng timing belt nito. Binaklas natin yung timing belt niyan. Ayan, napalitan na natin. Nandiyan, sa isang yan o. Kung napapansin nyo yan, nandiyan tayo. Nakikita nyo yung may tape na yan mga kapatid. Nandyan yung water pump. Kumbaga nasa loob siya. Kasama siya ng timing belt. Kaya kung ganun, no, matrabaho siyang gawin. Yung model na to.
Pero may mga water pump naman na nasa labas siya. Belt lang ang nagdadala. Lalo yung mga new model ngayon, hindi siya kasabay dun sa loob. Dahil ito nga old na timing belt type pa siya. Nasa loob siya. So ngayon lang mga kapatid, yun lang ang share ko sa inyo na ano, sa mga kapwa ko dyan, mekaniko. Advice natin sa mga customer natin na laging magagamit ng coolant. Tapos sa mga viewers ko man dyan na mga car owner, mga user, kailangan yung laging kapag in-advise kayo ng mga customer ng mekaniko na lagyan ng coolant, lagi yung lalagyan yan. So ito na yung may-ari niya, no? Si Bossing. Bossing, shout out Bossing. Hi. Yan si Baki Autoworks Paint. Pa-subscribe ng ano niya, channel niya. Yan yung pangalawang may-ari nitong sasakyan na to. Kumbaga yung ano to, napabayaan ng unang may-ari nito. Kaya ganyan yung nangyari. So ayan, nandito kami mga. Yun. Wala yung isang kapad eh. Nagbi-wielding pa doon eh. So ayan mga kapad eh. Mamaya, update tayo mamaya pag ganda rito. Ang ganda ng workshop namin dito mga kapad eh. Yun. Diba? Evening workshop. Oh, nandito na pala si Pade. Nandito yung isang kapare natin, oh. Anong ginawa mo? Ito mga kapare, nag-remedyo tayo. Nag-remedyo tayo ng, ayan, oh. Na, ito, dinugtong ko to. Dalawang bolt. Pinagdugtong mo? Pinagdugtong ko. Oh. Kasi wala tayong makuha ang mahaba. Oh. Kasi na-lustered yung doon. Ang gagawin natin, babauna natin doon sa lalim. Saka mag-ano ngayon? Parang nag-minero ka yata ngayon, Pade. Madilim doon sa ano? Sa hukay. Ipakita natin kung saan natin yung ilalagay. Yan, yan. Yan. Dito mga kapad eh. Ilalagay ito dito, ibabao na kasi diyan na nalustrid yung isa doon. Ibabao natin to fix. Ayan. Sige. Para mas mahaba. Itong mga kapad eh, itong anong to, sa mga kapwa dyan, mekaniko mga kapad eh, paghigpit nito, tama lang. Dahil ganyan na nangyari nga oh. Paano kung wala tayong mga welding? Paano kung wala tayong mga pandugtong dyan? Buti kahit pa paano, kumpleto dito sa workshop natin. Sa workshop namin, ito na pinagtatrabahoan. Tsaka buti pinayagan kami ipasok po dito. Dahil bawal ito. So ayan, shoutout natin si... Oh, mga kapad eh. Shoutout dyan sa lahat na sumusubaybay sa amin. Sa IT Renante Official Vlog, as in Joven I Mechanic. At your service. So ayan, nakita nyo na si kapad eh. Isa nating kapad ito, from Legazpi. Sa mga ano dyan, after 2 years or 1 year, magpupurgood na rin siya, mag-workshop na rin sa Legazpi. Oh, i-contact nyo dyan. Taga sa LA, Legazpi Albay. Legazpi Albay. So yan mga kapare. O yan, di ba? Kita nyo na si Joven I Mechanic. Tatlo yung mata niyan. So ayan mga kapare, ang nangyari sa kanyang water pump. Kung nakikita nyo yung water pump na yan, yung butas na yan ay ano yan doon, hanggang siya sa doon sa parang oil seal niya doon sa gear niya. Kumbaga na luma na yung ano dyan, kaya siya tumagas. So ayan, kung nakikita niyo yung binilugan ko dyan na anti-rust na yan, ay na kalawang dyan. Kung may gamit tayong coolant, laging may iwasan natin yan mga kapatid. Kaya i-recommend natin maglagay ng coolant, lalo na sa mga nag-aanong mga sasakyan, medyo may edad na. So gaano nga ba ka-importante yung coolant na yan? So ito ang mga coolant na kailangan natin mga ilalagay dyan. So, yung coolant, hindi naman yung kahulugan na maglagay tayo ng coolant, hindi na tayo mag-overheat. Hindi yun, mali yung pananaw na yun. So, ayan ang importante. Ayan, kung nakikita nyo yan, radiator protector siya, tsaka yan ay yung anti-press siya. Anti-press and anti-rust. So, yan ganun ka-importante yan. Kumbaga, yung kalawang na iiwasan natin yun sa loob kasi may lubricant na siya. Kumbaga yan yung magiging lubricant ng cooling system. Tubig, kapag bakal naman yan, o siyempre sa katagalan, talagang kakalawangin siya mga kapali. So yan yung naging ano natin. At sana sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Yan ang aking YouTube channel, Renante Official Vlog, at sa aking Facebook page, Renante Official. Maraming salamat. God bless you all, mga kapali.